Good afternoon mga mama sir. Good afternoon mga kapwa seafarers. Captain Silan is back, aka Captain Swang City. Dito naman ako sa bridge para mag-practice naman tayo ng problem solving and manual calculation. So, bago lahat, basahin ko muna itong mga comments ko sa how to fill up grand calculation sa NCB at saka sa Australian form in a grand calculation. Okay, thank you nga. Thank you pala sa mga support nyo. Okay, basahin ko yung mga comments nyo. Kay El Segundo GTM. Sik, salamat sa iyo, Sik. Sabi niya, nice one, sir. Okay. Kay Magsasakang Marino. Sa NCB, sa Australian form naman siya. Australian form, green calculation. Kay Magsasakang Marino, na reprise ako. Kadali, okay kayo. Kay standby ko mag 2 years na. Salamat kayo, sir, sa labring-libring tudlo. Salamat din sa iyo, Magsasakang Marino. Kay Popeye 1935. Sir, regards kay second mate mo. 19 apps 35. Salamat sa brief educational info. Si Segundo umuwi na. Popeye 1935, umuwi na si Segundo. Kay Long Huang. Ito si Long Huang, baka Chinese to si Long Huang. Ang kay Long Huang, how to fill up grand calculation, nag-comment si Long Huang. Very nice, sir. But if you using English, will be better. So, sir, Long Huang, thank you very much for your support. Next time, we will using in English or maybe Spanish, much better. Thank you, sir, Long Huang. Kay Oscar T. Grand calculation pa rin. Sabi ni Oscar T, next time sir, yung Canadian form naman. Sir Oscar, noted, copy that. Next time video natin, magkuha tayo ng NCB and Excel form, then ilipat natin sa Canadian form by manual. Thank you sir Oscar T. Kay Rockpin, salamat din sa iyo Rockpin, informative sir, thanks. Kay Michael Canila. Michael Canila, sir, thank you. Baka pwede makahingi ng Excel form ng NCB mo. Salamat po. Okay, Michael Canila, salamat din sa iyo. No problem, Michael. Padala mo lang yung email ad mo o complete address mo. Subukan natin sa attachment sa via email kung kasya siya. Salamat din sa iyo Michael Calicanila. No problem, meron pa akong mga ibang form, mga ibang anting-anting dito na mga programs, mga automatic programs. Kung gusto mo, ibibigay ko din sa iyo. Salamat sa iyo Michael Canila. Magsasakang Marino, okay kayo kap, paki-shout out. Shout out. Magsasakang Marino, noted, copy that, sir. Okay, yun na. Salamat sa lahat ng support sa inyo, mga kapwa seafarers. Meron pa ko mga i-upload na mga videos, mga simpleng tips lang para sa inyo in the future na kayo naman na mag-checkmate tsaka maglo-loading ng greens. Salamat. So,
Ang practice natin ngayon, ang topic na ngayon is how to get arrival drops with different density. Okay? So, ito, pagkatapos natin na kukumpitin ng manual, i-input natin yung mga data dito sa computer ko sa automatic answer. I-compare natin kung pareho yung sagot. Okay? So, topic natin, how to get arrival drops with different density. Thank you very much. Bago nyo pala tingnan yung video ko, huwag nyo kalimutan i-subscribe, like, and share. Tsaka huwag nyo rin kalimutan yung notification bell para update kayo sa mga video ko. Mga kabaro, huwag nyo kalimutan pag-click sa notification bell para update kayo sa video ko. Salamat! Mag-start tayo sa practice. Round 1. Ha? Shout out kay Nelson, Nelson Tadio. Ano si Nelson na busy? Yan si Nelson, si comment ko yan. Busy siya, busy, may ginagawa. Busy. Start tayo mga kabaro, mag-start tayo, practice. Para hindi rin makalimutan. Okay, ito na yung topic natin. How to get arrival drops with this different density. So, yung scenario natin, yung load port from Samarinda, Indonesia with the density of 10.019. Tapos yung disport natin is Taichung, Taiwan with the density of 1.022. So, sa Marinda to Taichung, Taiwan is 5 days. So, meron tayong 22.5 metric tons of fuel consumption. Tapos, may produce tayo na fresh water of 11 tons, metric tons per day. So, times 22.5. So, meron tayong... 113 of fuel oil makukonsume natin. Tapos yung 11 tons times 5 days. So, meron tayong na-produce na tubig. 55 metric tons. So, find the arrival drop at Taichung with a density of 1.022. Density. Okay, so ito yung given natin nga departure drop sa PRUA, PUPA, tsaka yung LBP natin. Ngayon, step by step tayo, 1 tayo para maintindihan natin lahat. So, 1, kunin mo natin yung drop midship. So, yung drop midship, yung drop up, i-add mo sa drop forward. Tapos, divide mo ng 2. So, drop up is 13. Add mo ng drop forward. Okay, ito yung example natin na given na drop on departure. Divide mo ng 2. So, ito na yung drop midship mo, 13.52. So, dito tayo sa number 2. Kunin natin yung TPC, LCF, at saka MTC based dito sa 13.52. So, ngayon punta tayo sa hydrostatic table. So, 13.52.
So 13.52 ito yung 5.2. So ito yung TPC niya. Is 83. Tapos yung LCF niya, yung LCF niya is 3.71. Tapos yung MTC niya, yung MTC niya is 1139188. Okay, so number 3, find the total weight and weight moments. Okay, so gagawa tayo ng compartments. Tapos yung weight. Pag load, sumakarga ka, load, so positive. Pag discharge naman, so negative. Okay? Yung LCG. Okay, longitudinal moments. Okay, so sa compartment, makipag-coordinate kayo kay Chief Engineer kung ano mga tanki ang i-consume niya. So, dito sa amin, ito yung compartment na i-consume ni Chief Engineer. So, FOT 4 port o FOT 4 starboard. Tapos, meron tayong 55 metric tons of fresh water na produce. So, lagyan natin dito, fresh water. Okay? Okay, sa FOT number 4, yung ikokonsumo ni Chief Engineer ron is 80. Tapos sa FOT number 4 starboard, 33. Okay? Center 13. So, negative dahil nagdi-discharge siya o nakukonsumo. Ngayon,
first water is produced, so load, so positive. Okay? So total niya, total din yung tatlo na yan, 80, huwag kalimutan yung negative sign, plus 33, plus 55. So total niya, huwag kalimutan yung negative sign. Tapos kunin natin yung LCJ dito sa purport, dito sa libro. So ito yung mga tangke niya. So ito yung FOT. So ito yung LCG niya. LCG. FOT starboard. Ito yung LCG niya. Tapos sa fresh water, ito yung LCG ng fresh water. Ngayon, i-multiply mo siyang dalawa. Ito, i-multiply mo para makakuha ka ng longitudinal moments. Okay, multiply mo itong weight na 80 sa LCG mo para makakuha ka ng moments. So, 33. Huwag mo kalimutan yung negative sign. Multiply mo ng LCG. Okay. So ngayon, i-total mo ng tatlo. Negative sign. Negative sign. Plus 6.2. Okay. Ito na yung total niya. Okay. Tapos kunin natin yung LCG dito. Pagkuha ng LCG, new LCG. Total movements. Divide mo nang 8. Okay, ito yung total moments natin, 4, 6, 7, 5, 5. Divide mo nang total weight. So LCG mo, new LCG mo ay 79.44. So dito mo ilagay yan. Okay. So this is number 3. Punta tayo sa number 4. Number 4, kuha tayo ng rice.
Formula ng rice is weight. Divide mo ng TPC times 100. Okay. Yung weight natin is 58, negative 58. Yung TPC mo is 8302. 8302 times mo ng 100. So okay, 58, negative sign, divide mo ng 8302. Oop. Oh. 58, negative sign, divide mo ng 8302. Negative sign. Divide mo ng 8302. Okay, so meron ka ng rice. Okay. So number 4, tapos tayo sa number 4. Punta tayo sa number 5. Yung number 5 distance yung made G minus mo nang made F. So, ito na yung new LCG mo. Minus mo ng LCF. Okay, so meron ka ng distance. So tapos sa number 5, punta tayo sa number 6. So sikan papel tayo, mga kabaro. Okay, tapos tayo sa number 5, punta tayo sa number 6. Number 6, change of trim. Change of trim is a weight times mo ng distance. I-divide mo ng MTC times 100. Okay, so yung weight mo is point. Weight mo is 0.58. Tapos yung mid distance sa from midship to mid F, yung distance mo is 75-73. Yung MTC natin is 1391 1391 88. Multiply mo ng 100. Okay, so 58, negative sign, multiply mo ng 75.73. So 4392 decimal 34. Okay. So LCF multiply mo ng 100. Okay, 91 decimal 88. So 1
9188 okay. So yung change of trim natin, so 4392.34, huwag kalimutan yung negative sign, divide mo ng 139188. So meron tayong change of trim. Okay, so change of trim, punta tayo sa number 7. Yung number 7, find change or drop. Forward and up. Okay. So change of drop, forward and up. So change of drop, forward. Ang formula niya is 1/2 of LBP. I-plus mo sa LCF. I-divide mo ng LBP. I-multiply mo ng change of trim. Okay? 1/2 of LBP. Yung LBP natin is 231.8. So 1/2 of LBP. So 1/2 of LBP is 115.9. I-add natin yung LCF. Divide ng LBP. Times mo ng change of trim. Okay. Plus mo ng 3.71 LCF. Times ng L change of trim. Times mo ng 0.0316 negative sign, divide mo ng 231.8. So meron tayong change drop forward. Okay, so change drop forward, change drop forward negative 0.016. Yung change drop up, yung change drop up, change of trim minus mo lang change drop forward. Change of trim is negative 0.0316 minus mo ng change forward 0.6. negative sign minus 0.016
sign. So meron ka ng change of draft up negative 0.16. Okay. So tapos na sa number 7. Tapos sa number 7, percentage number 8. Okay, number 8 is fine. The drop. Of density. 1.019. Okay. So, yung percent drop natin. Forward, yung forward drop natin is 1349, ang apupa is 1355, 1349, tapos yung up 1355. Okay, i-apply natin yung rise. I-apply natin yung rise. Yung rise natin is negative 0.007. So, i-apply natin yung rise negative 0.007 negative 0.007. Add mo yan siya. Plus 0.007 negative sign. Okay. Itong forward niya. Pupa naman. Add negative sign. So y43. Ito yung new drop. Due to rise. Okay? So pagkatapos ito, i-apply natin yung change draft forward at saka change draft up. Okay, change